Alright, good day mga kasaka. Isang masamang panahon na naman, malamig at ayun nga, kakatapos ko palang mag-upload ng video at biglang pumusa naman ang ulan. So kawawa na naman yung ating mga alagang kambing. So yung isang kong kambing dito ko talaga nilagay, ang purpose is pag ganitong umulan ay may masisilungan siya. Ayan. Ayan, kahit pa paano meron siyang mga damo na pwedeng makain. So tansya ko talaga dito sa aking kambing ay mga nganak siya ngayong araw. Dahil iba yung boses niya at may mga sintomas at sinyalis na rin siyang pinapakita. So yung pagkahig at pagiging aburido, ayun, nakikita na natin sa kanya. Pero hindi ko sure kung ngayong araw ay mga nganak na to. Oo. Dahil may mga ano kasi yung alaga natin ng mga kambing. Hindi siya katulad ng baboy na namamaga yung ari, yung puwerta niya, parang normal lang. Ayan. So minsan talaga makikita mo lumalabas na lang bigla yung anak nila. So yung ibang mga kambing ko ay nasa gilid ng kalsada at yung iba naman nandun sa kabilang bukid. So medyo malayo, malakas ang ulan, so ayun, tumila na naman, hindi ko mapupuntahan. So yun, dahil tumila ng ating ulan, ayan, flex ko lang yung ating Rhode Island Red. So ayon sa mga pag-research ko or mga napanood or nakita, ang Rhode Island Red ay hindi siya naglilimlim. So itlog lang siya ng itlog. Pero unfortunately, meron tayo ditong Rhode Island Red. Ayan. So ibig sabihin, possible na hindi siya pure breed, no? Kasi naglilimlim siya. So ang nilimliman niya ay 14 eggs tapos apat lang yung buhay at may mga nabuo naman pero hindi nag-success na mag lumabas, tapos yung iba naman ay nabugo. So yan, ginawa ko, tinali ko siya para dito ko na lang sila pakainin at dito lang sila sa loob dahil medyo paiba-iba yung panahon at malakas yung ulan. Pag mga ganito kasing panahon, tendency madaling mamatay or magkasakit yung mga sisiw. And may isa rin akong rason dahil may mga pusa na laging umaaligid-aligid dito. Sila talaga yung kumakain ng mga sisiw ko. So nilagay ko rin siya dito dahil may mga aso ako rito. Ayan, so hindi makakalapit yung mga pusa. Then ito din, naglimlim din siya ng 16 eggs at dalawang Rhode Island Red lang yung napisa. So yung mga itlog niya pinagtatanggal ko, then yung itlog ng isang Rhode Island Red na inahin, bali may dalawa ko ritong Rhode Island Red na lumaki at nang itlog na nga. So ayan, nakapagpisa siya ng dalawa. So nalugi dahil yung iba ay nabugok. Tapos yung iba naman ay nilanggam.
Tapos meron din akong isa na pinalimliman, naglimlim din siya ng 16 na itlog ng Rhode Island Red. Lahat 'yon bugok, walang napisa. So ang ginawa ko, kinatay ko na lang yung manok ng New Year. Dahil hindi ko siya napakinabangan, kinatay ko na lang. So nagkatay ako ng limang native na manok. So naging handa namin ng New Year. So tag-ulan din kasi. Ayan. Medyo baha. So pag nangitlog at nagkanda, nagpisa sila, possible na mamatay din. So hindi siya magandang buwan or panahon para magpapisa ng mga manok. So ito nga pala yung Rhode Island Red na lalaki, at yung isa naman ay babae. So yung dalawang babae magkapatid, at itong Rhode Island Red na lalaki, sa ibang farm ko to kinuha. 12 sila na pinalimliman ko doon sa native kong yon. May breed din siya, native, tapos white. Nakalimutan ko yung breed niya, basta white siya, white. Sorry, nakalimutan ko. So yun yung naglimlim sa dalawang yan. Itong lalaki, 12 sila, 8 yung napisa, 4 yung nabugok, kinain ng pusa yung mga kapatid niya, siya lang yung nakasurvive. Yun naman, tsaka yung naglimlim na may sisiw, ay 12 rin silang pinalimliman ko, at 6 yung napisa, 2 kinain ng pusa, and yung 6 ay nabugok. So yun, wala lang akong ma-i-share and ma-content. Parang gusto ko lang mag-upload ngayon ng video. Pero ang pinaka point ng video na to ay yung sinasabi na hindi naglilimlim yung Rhode Island Red ay isang myth or kwento-kwentong barbers. So yan, siya talaga yung naglimlim. Next na pag pangitlog niya, bibidyo ko, tapos tignan, ipapakita ko na naglilimlim siya. Last month kasi sobrang tamad ko mag-video, sobrang tamad ko mag-content. So kaya yun, konti or ang dami kong gap na days na hindi ako nag-upload dito sa aking YouTube channel. So ganun pa man, maraming salamat sa mga subscribers na kahit ko konti lang yung ina-upload ko ay patuloy na sumusuporta at nanonood ng aking mga video. At sa mga maabot ng video na to, please tulungan niyo ako na ma-hit yung 1,000 subscribers. Yun na lang yung kulang ko. Kailangan ko na lang ng 300 plus subscribers. Please tulungan niyo ako. Regalo niyo na sa akin na ma-hit yung required ni YouTube na subscribers. Ayan, hanggang dito na lang. Lagi kayong mag-ingat, lagi magpalakas, iwas COVID. This is Edgar, ang simpleng magsasaka na lagi nagsasabi sa simpleng pamumuhay, masaya ang buhay. Ingat lagi. Peace.